Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's announcement lang mga kababayan ha. Naku, hindi po matutuloy yung live mamaya na sana yon. Pasensya na po. Meron pong ano eh, may biglaan pong lakad. Pagbigyan nyo na ako. Tutala, birthday ko naman. Sa ano po ha, baka sa 20 or 21. Hindi pa ako sigurado pero yung date na po na yan. Diyan po ako magla-live para mamigay ng BMT shirts at yung ano, Sulit TV boxes. Hindi pala TV Plus. Una ko nasabi, TV Plus eh. Sulit TV boxes. Yan. O, dahil na-delay, magdadagdag na lang ako ng mga ilang piraso. Pasensya na po. Meron po kasing ilakad eh. Anyway, mga kababayan, ito, bago nga ako umalis, ito, meron ako nasanggap na ano na Marites. Ito, mga kababayan, itong hiwalayang Katniel, hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang drama. Ayon sa mga umano'y trusted sources, ito, talagang trusted ito, ha? Hindi ito fake news. At ito'y kumpirmado, hindi yung katulad ng sinasabi ni Mama OG. Na hindi kumpirmado kaya tuloy nasabihan na ano eh na fake news peddler. ito pahiya naman yung nagsasabing fake news peddler, ito si OG Diaz kasi yung binalita ni OG na sinabi nyo na fake news totoo pala. O di yung mga ano dyan, mga nambibintang di nga kayo ngayon nga eh kapag hindi binalita ni OG ibig sabihin hindi totoo. Pero pag sinabi ni OG, ayan ang totoo. So ito naman ay trusted sources ang pinanggalingan. At ito mismo ay report ng pep.ph. Ito raw mismo si Andrea Brillantes. Itong si ano si Ismael. Ang lumapit at nag-confess kay Catherine Bernardo tungkol sa naging ugnayan nila ni Daniel Padilla. Ang mapatunayang nagkaugnayan sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes ang nagudyok kay Catherine Bernardo upang makipag-iwalay sa nobyo ng 11 taon. Ito ang sinabing lastro para kay Catherine. Sinasabi rin mismong si Andrea ang nagkumpisal kay Catherine. Hindi ibang tao, kundi ito mismo nga babae nga naliling kay Daniel Padilla ang nagsalita. So, paano nangyari yung pag-amin ni Andrea kay Catherine? So, ito yung kwento, ha? Makinig. Mga Marites, makinig. O, bale, si Andrea daw ang nag-reach out. Tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa telepono at sinabi niya nga gusto niyang makausap si Catherine in person. Gusto ni, ano, ni Andrea Brillantes sa harapan. At nangyari, pinagbigyan naman yun ni Catherine. Nangyari daw yon sa yung paghaharap, nangyari sa office studio ni Catherine sa Quezon City at nangyari yung pagkikita madaling araw na at lasing daw itong si Andrea na magkita sila ni Catherine. O dito na raw isiniwalat ni Andrea ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel. Ang nangyari daw ay nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021. So matagal na ito, 2 years ago, o mahigit 2 taon na. Ito daw ay kasabay ng pagdiriwang ng karawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Hindi naman sinabi kung alam ni Carla Estrada yung pagkikita. Baka sabihin nyo, alam eh. Baka sabihin nyo, konsentidor itong si Carla Estrada. So hindi naman binanggit na alam ni Carla Estrada na nagtagpo itong dalawa dun sa bahay ni Daniel noong November 2021. Kasi magkatabi daw yung properties dun sa lugar ng ano nila Daniel at Carla. So nandun sila sa isang lugar pero magkahiwalay ang bahay ni Mami Carla at etong si Supremo Daniel. Nung panahon na yon si Catherine ay 25, si Daniel ay 26 at si Andrea ay 18. Hindi malinaw hanggang ngayon kung ano ang intensyon ni Andrea ng maglakas loob itong umamin kay Catherine tungkol sa pribadong pagtatagpo nila ni Daniel. Na magkita na rin sila ni Catherine, pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng messages sa cellphone. At yun nga, nakita ni Catherine
yung nako, mga ano raw, mga landian. O landian sa text. Kasama raw sa pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing ayusin mo yan. Yun daw kasi yung sagot ni Daniel na nga magsumbong si Andrea dito kay Daniel na may ibang nakakalam sa kanilang relasyon o kanilang ugnayan. Ilang araw lamang mula nang magsama sila doon sa bahay ng aktor. At yung sinasabing nakakaalam noon ay itong boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin. At nung nagkaroon daw ng ugnayan sina Daniel at Andrea noong November 2021, yun yung panahon na nasa cool-off period sina Andrea at Seth dahil sa awayang magkasintahan. At natuloy sa breakup ang cool-off nang mahuli raw ni Seth yung palitan ng text ni Andrea at Daniel. Masabi pa ng source na may resibo si Seth ng palitang ito kaya hindi raw ito basta-basta mapapaniwala na kung anong ibang explanation. Kasi naalaman nung Seth, nagpapaliwanag itong si Ismael. Hindi naniwala si Seth kasi meron nga siyang resibo. Kopya ng mga messages na landian. O isang beses lamang at hindi na naulit ang tagpuan ni na Daniel at Andrea. Sabi naman nung isang source. At yun din naman ang kabuuan ng inamin ni Andrea kay Catherine. At yung ibang mga sources, ganun din ang sinasabi. So, nakumpirman totoo ito kasi pare-parehas yung sinasabi ng mga sources. O dahil sa napag-alaman ni Catherine, nasira ng tuluyan ng relasyong Katniel. Masakit na masakit daw para kay Catherine ang malamang nagtaksi lang nobyo. Si Daniel ang first boyfriend ni Catherine. Hindi lang sila magkasintahan ng 11 taon, magka-love team din sila ng 12 taon. At sa panahong iyon, magkasama nilang sinuog ang maraming highs and lows sa kanilang personal at professional lives. Sabay silang gumaling at kuminang sa kani-kanilang careers, sabay na naabot ang pangarap para sa sarili at para sa pamilya at sabay ring naging kanlungan ng isa't isa sa mga oras ng problema. Pero bukod sa nasirang tiwala, kung mayroon mang iba pang issue ang magkasintahan sa huli, ay pinili ni Catherine na tapusin ang relasyon nila ni Daniel. Hindi raw iyon madaling desisyon para sa aktres. Mahal pa rin ni Kat si DJ, pero ayaw na niya. Dumating daw si Catherine sa puntong enough is enough. So, ibig sabihin, hindi lang isang beses. Marami. Pero ito yung pinakamatindi. Itong nga kay Ismael. So, yun po mga kababayan, yung kompletong istorya ng hindi pa tapos na drama ng hiwalayang Katniel. At ito, kaya naman pala nakipaghiwalay si Catherine dahil si Andrea Brillantes mismo, itong si Ismael mismo, ang nagbunyag ng relasyon nila o patagong relasyon nila ni Supremo Babaero Daniel Padilla. Kaya dahil dito, itinapos na ni Catherine Bernardo ang kanilang 11 years na relasyon. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.